Hi, welcome back to my channel with Luis Asuncion Vlogs. So, pag-usapan natin ngayon bakit nga ba walang mercury drug sa lahat ng SM malls sa buong Pilipinas. So, bago natin pag-usapan ito, baka hindi ka pa nag-subscribe dito sa akin channel, feel free to click the subscribe button and hit the notification bell para maging updated ka sa ating usapan. Sa loob ng maraming taon nag-iisip at nagtataka kung bakit nga ba walang mercury drug store sa loob ng mga SM malls dito sa Pilipinas. Isa sa mga sikat na kilalang drug store dito sa Pilipinas yung mercury drug. Kung kaya maraming Pilipino ang nag-iisip o curious sa istoryang ito, habang ang SM malls naman ay ang pinakasikat na mall at pangunahing mall na palaging pinupunta ng lahat ng Pilipino sa buong bansa. Kahit ang panahon ngayon ng pandemic, pinupuntahan pa rin ang mall, ang SM mall particular. So, halitan puntahan natin kung ano nga ba ang nasa loob ng kwento ng dalawang negosyong ito. So, kilalanin muna natin yung may-ari, si Henry C. Senior, isang Chinese-Filipino na negosyante. Siya ang nagpasimula at nagpatayo ng SM Malls dito sa Pilipinas, kung saan ay may mahigit 50 na branches sa buong Pilipinas. Tinaguriang siyang Philippine Retail King at chairman rin ng SM Prime Holdings Incorporated, na naitala rin siya sa isa sikat na Forbes magazine bilang number 1 billionaire o pinakamayaman sa bansa noong taong 2011. So, bago siya pumanaw noong masumunod na taon. So, ang kwento ni Henry ay masasabing rags to riches. So, mula sa mahirap ang sa yumaman. So, nagsimula siya sa bilang mahirap na nangarap yumaman balang araw. Sa murang edad kasi niya ay dumanas na siya ng maraming pagsubok sa buhay. Marami siyang sinubukang negosyo at trabahong gawin. Ngunit lahat ng ito ay hindi nagtagumpay at malas lang lagi lugi. Ngunit isang araw ay napag-isipan niyang magkaroon ng negosyo ng sapatos. So, nagkaroon nga ng maliit na tindahan nito. Una siyang niyang naisip na ipatayo ang tindahan niya ng sapatos sa tabi ng Mercury Drug sa Quiapo, Maynila. So, napansin ni Henry na maraming tao ang labas-pasok sa tindahan ng Mercury, at naisip din dahil dito ay maraming makakapansin ng mga binibenta na yung sapatos. So, nakiusap si Henry sa may-ari ng Mercury Drug kung saan pwede siyang pumuesto sa tabi ng kanilang establishmento. Subalit sa di malamang dahilan, hindi siya nito pinayagan at pinahiya pa sa kabila ng magalang na iyong pakiusap. Dahil sa pangyaring ito, ipinangako ni Henry na kapag dumating ang panahon na magtatagumpay siya sa buhay at yumaman, ay hindi niya rin bibigyan ng oportunidad ang Mercury Drug at hindi na niya hayaan na pahiyain siya nito. Masakit ang naranasan ito ni Henry ay nagbigay sa kanya ng motivasyon upang magsumikap sa buhay at sa kanyang negosyo ng mga sapatos. Ipinatayo niya ang una niyang tindahan ng sapatos noong 1958 sa Quiapo, Maynila, kung saan ay SM Quiapo na ngayon na naging unang SM mall noong November 1972. Talaga namang mapagbiro ang tadhana, dahil ang dating mahirap noon ay bilyonaryo na ngayon. Hindi mo kalain na ang dating naghihirap at nangarap lamang ng simpleng tindahan ng sapatos sa tabi ng Mercury Drug ay nagmamay-ari na ng higit 50 malls sa buong Pilipinas. At meron na rin, kung hindi ako nagkakamali, meron na rin itong 6 na sa China at isa sa Guam. So, bukod sa malls, ay nagmamay-ari na rin siya ng China Bank, BDO, real estate, condominium business, at mga paaralan. So, kabilang na rito yung, kung hindi ako nagkamali, National University.
Sa kabila naman ng kanyang tagumpay ay hindi naman nakalimutan ni Henry na tumulong sa mga iba. Hindi pa rin na maitatanggi na kahit walang mercury drug sa loob ng mga SM walls, eh maganda pa rin ang tinatakbo at tinatangkili ng mga tao ang mercury drug sa ang sulok man ng bansa. Sa kasalukuyan ay pareho pa rin sikat at matagumpay ang mercury drug at SM walls. Hindi man sila naging matagumpay na magkalapit ay o kaya magkasama, ay pareho naman silang matagumpay na sa larangan ng negosyo. So ang kwentong ito ay para parehong may aral at inspirasyon sa loob na lahat ng hindi dapat natin minamalit ang ibang tao. Ano man ang kanilang estado nila sa buhay dahil hindi natin alam kung paano magbiro ang tadhana. Hindi rin natin dapat gawing hadlang ang kahirapan at insultong matatanggap sa iba. Sa halip ay gagawin nating inspirasyon upang matagumpay ang buhay ng isa't isa. So, yun lang po ang aking i-share para sa kwentong ito kung bakit nga ba walang mercury drug sa loob ng mga SM malls. So, kung totoo para sa akin ay hindi naman talaga sabi, may nabasa akong artikulo noon na itong relasyon ng SM at saka ng mercury drug ay hindi naman totoong magkakalit talaga sa kung sisilipin mo kung nandun ka, malapit ka sa kanilang pamilya, nagtutulungan daw sila. Nagtutulungan sila, hindi natin alam kung ano eksaktong dahilan na ano sila nagtutulungan. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Naway nagkaroon ng aral at sa mga hindi pa po nag-subscribe dito sa channel na to, feel free to subscribe my channel, hit the notification bell, and pakishare na rin po ito sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po, enjoy the rest of the day, stay safe, God bless.